Nagsindi ng kandila ang mga member ng Philippine Public School Teachers Association NCR sa kanto ng Banawi Street at Quezon Avenue sa Quezon City. Ito'y bilang pagkundina sa planong muling pagsasampa ng kasong kidnapping ng PNP at AFP laban kay Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro. Kasama ni Castro si dating Bayan Muna Party List Representative Saturo Campo at 17 iba pa na nakilahok sa National Solidarity Mission sa mga mag-aaral na lumad at mga guro nito sa Mindanao na dumadanas ng pangliligalig umano ng militar. Ayon kay Cristina Manalo, pinuno ng Philippine Public School Teachers Association NCR, gawa-gawang kaso lang ito kay Castro at isang panggigipit. Isang kaso na binabato nila ay child trafficker daw si Franz Castro. Paano siya magiging child trafficker? Di ba pag child trafficker ka, nagbebenta ka for slavery? Sa privilege speech ni Castro noong Lunes, nanindigan siyang ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho at pagmamalasakit sa mga batang lumad at mga guro nila. Malinaw sa nangyaring National Solidarity Mission namin noong nakaraang linggo, Mr. Speaker, ay hindi ito maituturing na krimen. Ito ay pag-rescue sa mga bata at ang kanilang mga guro mula sa isang emergency situation at paglayo sa kanila mula sa panganib at banta sa kanilang buhay. Pinaninindigan naman ng AFP ang pagsasampa ng kaso kay Castro. Si Castro umano ay kabilang sa mga mambabatas na sumusuporta sa CPP-NPA. It is the cases legally and validly filed against them and the mounting evidence against their infamous version of rescue. Inutusan naman ng RTC Branch 8 ang DSWD na palayain sa kanilang kustodiya ang 12 minor de edad na babae na kasama nina Ocampo at Castro. Ang utos ng korte ay alinsunod sa petisyon ng mga magulang na writ of habeas corpus na pinabura naman ang hukuman. Ayon pa rin sa grupo ng mga guro, patuloy silang susuporta kay Castro para sa pagsusulong ng katotohanan at paglilingkod sa mga batang lumad na nangangailangan ng tulong. Abner Mercado, ABS-CBN News.